This is Archbishop Soc Villegas coming to you from the Archdiocese of Lingayen Dagupan. Thank you for joining us in the Light of Faith. We are here to journey with you, to answer your questions. We are here to journey with you because life is a journey. We begin with Jesus, we end with Jesus, and Jesus walks with us. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ano po ang kabaligtaran ng COVID-19? Ang kabaligtaran ng COVID-19 ay Christmas. Ano ang COVID-19? Siya ay sakit. Ano ang tungkulin natin sa COVID-19? Mag-face mask, mag-distancing, at mag-hand hygiene. Ngayong panahon po na ipinagdiriwang natin ang banal sa lahat ng banal na kwento ng pag-ibig ng Diyos, ang pagkakatawang tao ng Diyos, ano ang sinasabi sa atin? Ang sabi sa atin ng Diyos sa gitna ng COVID-19, tinanggal ko na ang takip ng aking mukha upang makita ninyo na ako ay hindi iba sa inyo sapagkat ako ay nagkatawang tao. Pareho na tayo ng mukha upang maunawaan ninyo kung gaano ko kayo kamahal. Nang tanggalin ng Diyos ang kanyang mukha, nakita natin ang kanyang ngiti. Sa COVID-19, nakangiti o hindi, ay hindi na natin makita. Subalit, sa kabaligtaran ng COVID-19, tinanggal ng Diyos ang tabing ng kanyang mukha at ito ay kanyang pasya at ipinakita niya ang ngiti ng kanyang pagmamahal sa atin. Habang tayo ay naglalayo-layo upang hindi natin mahingahan ang bawat isa, upang hindi kumalat ang virus, anong ginawa ng Diyos? Nakipamayan sa atin. Dumikit sa atin, umupo sa ating kandungan, nagpakandong sa isang birhen, nagpakandong sa isang karpintero sa Nazareth, at sinabi, kalungin ninyo ako. Gusto kong maramdaman na ako'y mahal ninyo sapagkat ako'y naririto, sapagkat kayo'y mahal sa akin. In a culture of distancing, God has chosen to be intimate with us. God has chosen to be close to us. God has chosen to hug us. And God has invited us to hug Him back. Opposite ng distancing. At sa ating paglilinis ng kamay upang huwag kumalat ang virus, ano ang sabi ng Panginoon? Huwag na ninyong linisin ang kamay ninyo. Ako na ang maglilinis ng kamay ninyo. Hindi sa tubig, hindi sa alkohol. Lilinisin kita mula sa paghuhugas ng aking sariling dugo. With my blood, I will cleanse your sins. With my blood, I will show you the face of our merciful Father in heaven. Ang kabaligtaran ng COVID-19 ay Christmas. At pagkatapos ng 9 na buwan, na nagsimula noong Marso, pagdiriwang natin ang Pasko. Ang paglilihi sa ating Panginoon ay pinagdiwang natin noong Marso. Ang kapanganakan ay Disyembre. Para bagang sa loob ng 9 na buwan, ano bang isisilang natin? Dagdag pang COVID-19 o isilang natin si Jesus? Tanggal ang tabing ng kanyang mukha at sinasabing, tingnan ninyo ang ngiti ng aking pagmamahal para sa inyo. Naririto si Jesus na nagsasabi sa atin, ako nang maghuhugas sa iyo. Naririto si Jesus na nagsasabing, hindi tayo kailangang maglayo-layo sapagkat ako'y naririto upang ipakita sa inyo na hindi na ako naiiba sa inyo.
kapag binati natin ang bawat isa ng maligayang Pasko, alalahanin nating walang Pasko kung wala si Kristo. At alalahanin natin na ang COVID-19 ay pansamantala. Ang COVID-19 ay hindi magtatagal. Ang Panginoon ay panghabang panahon. Kahapon, ngayon at bukas, Christ remains forever. This Christmas, stand up. Look at the mask that has been removed. And then look at the face of our God that has been revealed, smiling at you. Look at the hands of Jesus pouring His blood into your hands so that you may be clean. Look at Jesus, intimate with you, not only sitting side by side, but entering into your soul in Holy Communion. Maligaya ang Pasko sa gitna ng COVID-19, sapagkat ang Pasko ay si Kristo at walang makapag-iwalay sa atin kay Kristo. Maligayang Pasko po at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Thank you for joining us in the Light of Faith. Please continue to join us. You can send us your comments, you can send us your questions through our social media platforms on YouTube, on podcast, on Twitter. See you!